Huh? You know, finally, ito na. Bubuksan na natin. The final, the beginning, Kenshin Himura. Na-curious lang ako kasi wala siyang ka-image-image dito sa labas ng box. So, hindi ko alam kung ano yung nasa loob. Okay, buksan na natin. Time-lapse begin. So, bago natin ilabas itong mananabas na to, sino nga ba si Kenshin at saan siya nagsimula? Sige, kwento ko na nga lang sa inyo. Si Himura Kenshin ay kilala rin sa tawag na Batosai, ay kilala sa anime na Samurai X. Si Batosai ay isa sa kinakatakutang assassin noong mga panahong 1868. Siya ay kilala bilang malupit na mamamaslang ng mga shogunate forces sa Kyoto. Ang ibig sabihin ng Batosai sa Japan ay pure drone sword. Ang Heiten Mitsurugi ay isang technique na madalas gamitin ni Kenshin sa kanyang mga laban. At ito rin ang pose na nakapagbigay sa kanya ng likas na kapugian. Kalaunan ay nagbagong buhay rin itong si Batosai at nakilala sa pangalang Kenshin. Upang makalimutan ang nakaraan, nag-decide na lang itong si Kenshin na gumamit ng baliktad na talim na samurai na tinatawag nila sa Japan na Sakabato para maiwasan niyang makapatay. Hindi, baliktad yung baliktad. Baliktad. Ginaya ko lang si Batosai, binaliktad yung talim. Ang gumanap na Kenshin Himura ay ang aktor na si Takeru Sato at ang collab team niya dito ay si Catherine Bernardo. Stop comparing me to her! Nga pala, ang figure na to ay nabili ko sa isang seller sa Japan. Sa napakabait at pak na si Mamsh. Ng Japan, pabili chiririt. O, sino ka daw dyan? O, ano pang hinihintay nyo? Kontakin nyo na siya sa Facebook kung gusto nyo ng mga malulupit at mga straight from Japan items. So, yun na nga. Balik na tayo sa unboxing. Please, so, ito yung figure. Kung makikita nyo sa loob. Napakalupit. Napakatindi. Yung amoy niya kakaiba. Gugong! Barinig kita sa mukha eh! Ang laki pala niya. Susukatin natin kung gaano siya kalaki ah. From dito sa bottom hanggang dito sa taas ng clamshell, 10 inches siya. So kung dito naman susukatin sa gilid, 10 inches rin siya. So 10 by 10. Ayun, parang plasma TV yung base niya. Very reflective. At napaka-solid ah. Iyan yung detalye ng mukha ni Kenshin. Ayan, kitang-kita nyo naman yung kapugian ni Takeru Sato dito. By the way guys, si Takeru Sato ay gumanap rin pala na Kamen Rider. So pagdating sa baba, wala naman siyang any tusukan or lagayan ng base. So yung base ay nagsasize siya ng almost 10 inches din. Tapos yung wide naman, 6 inches. So 10 by 6 siya. Ngayon yung figure, sukatin rin natin. From the head hanggang sa kanyang paa, nagre-range siya ng 6.5. Tapos pag patagilid naman, nagre-range siya ng 5 inches lang. So consider nyo rin yan pag ilalagay nyo ito sa inyong mga glass cab. So itayo na natin siya. Ito yung sword niya mga bossing. Napakaganda. Kung makikita nyo yung sword niya, baliktad yung talim. Hindi, baliktad yung baliktad. Kabaliktad. Ito yung ginagamit niya nung ayaw niya na makapatay ng tao. Umae wa mou shindeiru. So yung sword ay metal din ah mga bossy. Metal din siya. Kung susukatin natin yung sword niya, nagre-range ng 6.5 inches yung haba. Tapos yung suksukan naman, 5.5 inches. So susuot na natin yung kanyang espada. By the way, itong pose pala niya mga bossing. Ito yung kanyang iconic pose na Heiten Mitsurugi. Ano nga ba yung Heiten Mitsurugi? So, paano niya nagagawa yun? Parang ganito lang yun eh. Yun, o diba? Ganun pala yun. Nakatakot no? Tapos ito, included pala itong mga boss. Para siyang signage or signboard na ilalagay mo lang doon. So, ginugol ko na rin to. Ang ibig sabihin niya ay Heiten Mitsurugi style. Ilalagay nyo lang to rito sa harap niya.
So yun na nga, dito na nagtatapos ang ating unboxing. Salamat sa mga nanood. Don't forget to like, follow, and subscribe yung ating Facebook page and YouTube channel ng Gyaro and Eko for more unboxing and more interesting videos. Thank you!